Inihahanda na ng DMW ang repatriation sa 10 ng Pinoy na namatay sa sunog sa UAE, United Arab Emirates. Habang ang Trade and Industry Department may babala sa mga walang paintulot na marketing promo. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renya. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na nabigyan na ng tulong ang mga Pilipino na naapektuhan ng lindol sa Taiwan. Bukod sa tulong pinansyal, nabigyan rin ng medical assistance at psychosocial counseling ang mga biktima ng lindol. Samantala, inaayos na ng DMW ang repatriation ng Pinoy na nasawi sa sunog sa United Arab Emirates, habang natulungan na rin ang 13 Pinoy na naapektuhan rin ng sunog. Nasa 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABA-CADA ang nagmarcha sa Morayta para ipakita ang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng kinakaharap ng mga isyu ng bansa sa West Philippine Sea. Nalawagan rin ang grupo na magkaisa at manindigan ng bawat Pilipino laban sa mga propaganda at agresibong aksyon na ipinapakita ng bansang China. Pinaiimbestigahan na ng Department of Trade and Industry sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang kontrobersyal na sales promo ng isang negosyo. Kasunod ito ng pagpapatato ng isang netizen ng logo ng kumpanya sa kanyang noo dahil sa pangakong 100,000 piso ng kumpanya. Ayon sa DTI, hindi pinahihintulutan ang mga marketing promo na walang pahintulot ng ahensya. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.